Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. On June 26, 1967, the young and beautiful actress Maggie De La Riva was abducted and raped by four men. These men were Jaime Jose, Basilio Boy Pineda, Eduardo Aquino, and Rogelio Caniel. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Magdalena Maggie De La Riva ay sinilang noong September 3, 1942 at nagtapos ng mataas na paralan sa Maryknoll College, ngayon ay Maryam College, noong 1958. Nakakuha siya ng secretarial degree noong 1960 sa St. Teresa's College. Naging finalist siya sa 1962 Miss Caltex Beauty Contest. Unang lumabas si Maggie bilang background extra sa 1963 TV show The Big Show kung saan siya ay hinarana ni Ruben Tagalog. Nang maglaon, naging lead actor siya sa stage play na Cat on the Tin Roof noong 1964 at nagkaroon din ng radio program sa DZRC Manila na tinatawag na Pakikipagtipan kay Maggie De La Riva. Noong 1964, naging Miss Lucky Centavo siya. Noong 1964, namatay ang ama ni Maggie, si Juan De La Riva, sa edad na 58. Dahil dito, si Maggie ang breadwinner ng pamilya. Ang kanyang ina, si Pilar Torrente De La Riva, ang namamahala sa kanilang bahay at tinustusan ang mga pangangailangan ng kanyang anak na babae. Napakahusay noon ni Maggie De La Riva sa kanyang career bilang isang artista sa pelikula. Binabayaran siya ng 8,000 peso kada pelikula, 800 peso kada buwan sa mga permanenteng palabas sa radio at telebisyon, 300 pesos kada buwan sa mga live na promotion na show at 100 pesos hanggang 200 kada guest appearance sa ibang mga palabas. Noong 1960s, ang mga halagang ito ay itinuturing na medyo mabigat at kaya si Miss De La Riva ay kumikita ng husto. Si Eduardo Aquino ay anak ng isang lawyer accountant mula sa Calaca, Batangas at naging second year journalism student. Siya ay nanirahan sa 172 Mayon Street sa Quezon City. Si Rogelio Caniel ay anak ng isang retiradong punong guro, Tubong Bacolod City at naninirahan sa Palanan Street, Santa Mesa, Manila. Si Jaime Jose ay anak ng manggagamot mula sa Guagua, Pampanga. Siya ay isang combo player at naninirahan sa 21 Kalagatan, Makati, Rizal. Si Basilio Pineda ay anak ng dating hepe ng Pasay City Police. Si Basilio ay may dalawang anak at naninirahan sa Makati, Rizal. Ayon sa pahayag na ibinigay ni Jaime Jose sa pulisya, nagtungo sina Boy Pineda, Edi Aquino at Rogelio Caniel sa kanyang bahay sa Makati upang hiramin ang kanyang pulang Pontiac convertible car bandang alas 11 ng umaga noong June 25, 1967. Ayaw ipahiram ni Jaime ang kanyang sasakyan nang hindi siya kasama sa grupo at kaya nagpasya siyang sumama. Nagtungo ang grupo sa Olog Cocktail Lounge na matatagpuan sa kahabaan ng A. Mabini Street sa Ermita kung saan nagiinuman sila ng ilang beses hanggang 3:30 AM kinabukasan. Habang nagiinuman sila, ibinahagi ni Pineda sa grupo na in love siya sa movie actress na si Maggie De La Riva. Ayon kay Jose, alam ni Pineda na may videotaping session si Miss De La Riva that morning sa ABS studio. Mula sa Ulog, nagtungo ang grupo sa ABS studio na matatagpuan sa Rojas Boulevard sa Pasay City
kung saan sinubukan nina Pineda at Rogelio na kausapin si Miss De La Riva. Not knowing the group of men, hindi pinansin ni Miss De La Riva ang mga ito at pinaandar ang kanyang sasakyan kasama ang kanyang kasambahay na si Elena Calderon. Nagpa siya ang apat na lalaki na sundan ang sasakyan ni Miss De La Riva na patungo sa kanyang bahay na matatagpuan sa number 48, 12th Street sa New Manila. Ang oras noon ay bandang 4:30 a.m. Paparating na sana si Miss De La Riva sa kanyang bahay na ang kotseng minamaniho ng apat na lalaki ay humarurot sa tabi ng kanyang sasakyan at sinubukang mabangga ito. Inapakan niya ang kanyang preno at umikot para maiwasan ang banggaan. Nang ihinto ni Miss De La Riva ang kanyang sasakyan, ay nasa tapat na siya ng gate ng kanyang bahay. Dahil sa inis, sumigaw siya, "Ano ba?" Tumalon si Pineda sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto ng sasakyan ni Maggie at hinila ang kaliwang braso nito. Sinubukan ni Maggie ang kumapit sa manibela ngunit nagawang hilahin siya ni Pineda palabas ng kanyang sasakyan. Bumaba ng sasakyan ang kasambahay at hinawakan ang kanang braso ni Maggie at sinubukang hilahin paalis si Pineda. Ang tatlo pang lalaki sa loob ng Pontiac ay tumulong kay Pineda na maipasok si Maggie sa loob ng Pontiac at mabilis silang tumakbo patungo sa Broadway Street. Naiwan ang maid. Dinala ni Pineda at ng kanyang grupo si Maggie sa Swanky Hotel sa Pasay City at ginawa ang malagim na krimen ng panggagahasa. Pagkatapos ay nagmaneho ang apat na lalaki sa harap ng gusali ng Free Press, hindi kalayuan sa EDSA, malapit sa Channel 5. Gusto nilang ipamukha na kagagaling lang ni Maggie sa studio. They also decided to flag down a taxi from a less-known company called UBL Taxi Cab para maisakay nila si Maggie dito. Ang driver ng taxi na pinara ng mga lalaki ay si Miguel F. Campos. When Maggie finally got inside the cab, she broke down and keep on asking the driver if there is a car following them. The driver told her that there was none. 6:30 a.m. ng araw na yon, ang taxi ay nakarating sa tirahan ni Maggie at ilang PC, pulis at mga reporter ang naroon. Noong June 29, 1967, si Miss De La Riva kasama ang kanyang abogado, si Regina O. Benitez at mga miyembro ng kanyang pamilya ay pumunta sa Quezon City Police Headquarters at nagsampa ng reklamo. Bandang alas 2 ng hapon ng araw na yon, nakita si Jose na naglalakad sa Buendia Avenue habang nagbabasa ng isang pahayagang Daily Mirror na may headline tungkol sa panggagahasa kay Miss De La Riva. Nahuli si Jose ng mga tiktik na sina Pablo Pascual at Ricardo Anisito na nagkukunwaring nagtitinda ng ice cream. Matapos malaman na inaresto si Jose, nagkagulo sina Aquino, Pineda at Canyal at nagkita-kita sila sa isang lugar sa lungsod ng Pasay. They took Jose's Mercedes-Benz to San Miguel, Bulacan to get rid of any law enforcement who was following them. Mula Bulacan, ang tatlong lalaki ay nagmaneho pabalik ng Maynila, dumaan sa Pasay City at pagkatapos ay nagmaneho patungong Batangas. Nag-check-in sila sa Samson Ponte Rest House sa Lipa City gamit ang mga fictitious names. Nang maghapunan ang mga lalaki sa isang restaurant sa Lipa City, nakilala sila ng isang waitress na nakabasa tungkol sa kaso ni Maggie sa pahayagan. Inabisuhan ang waitress ang lokal na pulis. Kinabukasan, lumipat ang tatlong lalaki sa isa pang bahay na pag-aari ng isang opisyal ng lungsod ng Maynila na matatagpuan sa kalye ng Katipunan sa lungsod ng Lipa. Isang pangkat ng mga alagad ng batas na pinamumunuan ni Detective Restituto Vinas ang nakiisa sa mga miyembro ng Lipa Police Department at pinalibutan ang bahay na pinagtataguan ng mga pugante.
Inaresto nila sina Caniel at Pineda sa sala. Nakatakas si Aquino sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanilang Mercedes-Benz sa Barrio Santa Rita sa Taal. Sinubukan ng law enforcement na subaybayan si Aquino sa Taal, ngunit hindi siya mahanap. Kalaunan ay sumuko si Aquino kay Ginang Aurelia Leveste, ang asawa ng gobyernador ng Batangas. The four men were sent to Muntinlupa National Penitentiary while their appeals were being heard. In December 28, 1970, Rogelio Caniel died from the overdose of drugs while still in prison. On February 6, 1971, the Supreme Court found the remaining three men guilty and sentenced to death by electric chair. Jaime Jose was electrocuted on the chair while his father watched with deep regret. Matapos ang isang awayan at pwersahang kaladkarin sa silid, Basilio Pineda met the same end. Unlike the others, Eduardo Aquino came with much more acceptance. Shout out and thanks to the comment of KRTC Rabaya. Maraming maraming salamat po. Thank you very much for watching. And according to Satya Nani, a little progress each day adds up to big results.